Tila galit na galit ang asong ito sa Digo City. Gigil na gigil bang kinakagatang suot na gloves ng rescuer. Pero maya-maya, napaamo rin siya. Tumanggap pa ito ng yakap at tila napawi ang kanyang galit. Ang isa ring ito parang ayaw paawat. Pero aba, nagbati rin sila ng rescuer. Magic ba yan, kuya? Bumili ba mga netizen sa mga video ng isang animal shelter kung saan napapakalma ng kanilang mga staff ang tila agresibong mga aso? Ang technique daw dyan. Kinausap lang po ng rescuer namin, nilalambing, at ina-assure po na wala po kaming gagawin ng masama. Hindi raw lahat ng aso ay agresibo. Minsan ang ikinikilos nila ay bunsod ng trauma o takot at minsan dulot ito ng pananakit ng ibang tao. Minsan, may nagre-report sa amin na may aggressive dog dito, pwede po bang i-rescue nyo? And then, pagkadating po namin doon, hindi naman nakakagat na parang aklambing na sa rescue. Dati pang napabalita ang mga asong sinasaktan o pinapatay dahil nananakit na umano ang mga ito. Nagiging marahas din ang paghuhuli sa iba. Kung maiiwasan naman daw, huwag na sanang lapitan kung mayroong tila agresibong aso. Huwag niyo pong tapunan ng bato, abusuhin o saktan. Huwag niyo pong saktan kasi mas lalong magagalit siya. Maiging ipagbigay alam ito sa mga otoridad o mga eksperto katulad ng mga animal rescuer. Kailangan muna namin malaman kung magagalit ba sila, kung hahawakan na sila, kung ipapat yung ulo. Kung hindi naman siya masyadong nangangagat, pwede nyo lang siya i-grab sa likod ng gala. Pero kung grabe, aggressive talaga, kailangan nyo po talaga ng para protective gloves na you need to make sure talaga na hindi kayo makakagat. Maya-maya, kakalma sila. Saka slowly, tinatanggal namin yung gloves. Kasi kailangan namin ikunin yung tiwala nila eh. Kamakailan inilunsad ng grupo ang Project Zero Kill na layong hanapan ng bagong pamilya ang mga aso sa dog pound at sa shelter. Para sa grupo, hindi kailangan maging marhas sa mga aso. Ang susi raw ay pagsasaisip na pati mga hayop may kapasidad ding matakot at masaktan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi.